Shout out tayo kay Mangi Formanes, Remily Cascayan, Carmelita Mabanag, Mark Anthony Paredes, Jitter Kapitan, Adrian Ramos, Agnes Jimenez, at sa lahat na pumunta kahapon sa aming live stream, maraming maraming salamat sa walang sawang suportan niyo mga idol. Barangay Lower Libo, kung saan ay isinilang si Dadoy, o sa totoong pangalan ay Diosdado Piroy Borling. Taong 1948, ipinanganak si Dadoy sa mag-asawang Nana Saria at Tata Gloryo. May tatlong kapatid si Dadoy, si Mauricio, Roman, at ang nag-iisang babae na si Smyla. Bunso sa magkakapatid si Dadoy, kaya paborito siya ng kanyang Tata Gloryo na laging dinadala sa tuwing nanggagamot ito. Oo, lahi ng manggagamot o albularyo si Dadoy. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mga albularyo. Kilala ito sa kanilang lugar at pati na sa mga kalapit lungsod. Musmus pa si Dadoy ay namulat na ito sa mga hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Sa edad na 10 ay nakakita na ito ng mga espiritu at mga multo. Sa lagi niyang pagsamasama sa kanyang Tata Gloryo ay unti-unting lumukod sa kanyang munting isipan ang mga ganitong pangyayari. Ang nana naman niya ay si Smyla din ang laging kasama kung manggagamot ito. Medyo malaki ang lumang bahay nila Dadoy. May 5 itong kwarto. Ang isa ay sinadya para doon sa mga nagpapagamot sa kanila. Yung mga may malalanang karamdaman at kailangang tutukan ito ng Nana Saria at Tata Gloryo ni Dadoy. Habang lumalaki siya, ay unti-unting natutunan din niya ang mga paraan sa panggagamot, pati na sa mga orasyon at buhay na salita. Kakaiba si Dadoy sa lahat ng kabataan sa lugar nila, kung ang iba ay ang paglalaro, lakwatsa, inom at kung ano pang kadalasan na ginagawa ng mga kabataan. Pero iba si Dadoy. Pagka-uwi galing ng klase, ay agad na tumutulong ito sa gawain ng bahay. At pagkatapos, nagbabasa ito ng mga iba't ibang salitang Latin at mga librito. Nag-aaral din siya ng mga buhay na salita. Gusto niyang maging katulad ng kanyang Tata Gloryo na kinatatakutan ng mga kampon ng kadiliman. Tinuruan din siya ni Tata Gloryo ng mga depensa sa sarili bukod sa mga dasal at orasyon. Yung dalawang kapatid naman ni Dadoy na sina Mauricio at Roman ay ganun din. Tumutulong din ang mga ito sa bahay lalo na sa kanilang bukirin. Malawak ang kanilang bukirin. Marami itong mga tanim na iba't ibang uri ng prutas at gulay bukod sa mga tanim na mais at palay. Pero si Mauricio at Roman ay walang interes tungkol sa panggagamot. Ayaw nila maging albularyo. Iba ang pangarap ng dalawa. Ang makatapos sa pag-aaral at makaahon sa hirap. 20 taong gulang na si Dadoy. Tapos na ito sa pag-aaral sa high school at hindi na nagtuloy sa college. Mas pinagtutuunan niya ng pansin ang pag-aaral sa mga orasyon, dasal at buhay na salita. Lagi itong nasa bukid at tumutulong sa kanyang Tata Gloryo. Habang ang tatlo niyang kapatid ay abala na sa pag-aaral. Nasa college na sina Mauricio at Roman
samantalang nasa high school na rin si Ismaila. Araw ng Sabado noon ay gapasan ng munggo o pag-aani ng munggo nila Dadoy. Abala si Tata Gurios sa mga tauhan ito na tumutulong sa paggapas ng munggo. Habang sina Dadoy, ang pinsan na si Noel at ang kaibigang si Abito ay nasa gilid ng pangpang na katabi ng kanilang mungguhan. Nagbabantay sila kasi sa bukid ng sinawahan ay uso at nauso ang nakawan ng mga tanim. Ninanakawan sila ng mga gulay at prutas. At ang nakakakilabot pa ay hindi ito mga normal na tao. Ayon sa sabi-sabi, ay mga aswang ang mga magnanakaw. Ito ang palaging sinasabi ni Tatay Fillmore, ang may-ari sa katabi na taniman ni Tata Gurio. Palagi daw itong ninanakawan ng mga napabalitang mga aswang na yon. Kaya kumuha na ito ng albularyo para magbantay sa mga pananim nila. Siguro ay hindi pa ginambala ang taniman nila Tata Gurio dahil alam ng mga ito na albularyo at may mga alam ito sa orasyon at buhay na salita. Nag-uusap lang ang tatlo sa ilalim ng puno. Itong pinsan naman niya na si Noel ay mahilig din sa mga paranormal. Kaya lagi itong sumasama ni Dadoy, dala ng palaging sinasabi ni Dadoy at ikwininto ang mga nakikitang espiritu at engkanto. Itong si Abito naman ay ang matalik niyang kaibigan. Ang lulo nito ay albularyo din kaya may alam din ito sa mga buhay na salita at orasyon. Sa edad ni Dadoy na 20 ay marami na itong alam sa mga dasal, orasyon at buhay na salita. Marunong na din itong manggamot. Kahit nasa kulam ay alam na din niya. At hawak na din ni Dadoy ang agimat ng kampana. Ibinigay ito ni Tata Gurio. Pero bago niya ito nakuha, ay katakot-takot muna ng mga pangyayari ang kanyang naranasan. Siyam na gabi siyang pabalik-balik sa sementeryo para doon magdasal sa pinakamalaking cross tuwing Biyernes. At nang matapos niya ito, ay pumunta pa siya sa simbahan doon sa may kampana para gawin ang parapos na dasal para tuluyang magiging kaisa na ng katawan niya ang agimat ng kampana. Kabilugan niyo ng buwan at sakto naman na araw ng Biyernes. Doon niya nakalaban ang isa sa mga engkanto at espiritu na nagbabantay sa agimat ng kampana. Biglang tinapik si Dadoy ni Abito kasi may nakita itong 2 na tumutulong doon sa mungguhan. At hindi ito nila kilala. Hindi ito kabilang sa mga tauhan ni Tata Gurio. Sabi ni Abito, "Dadoy, kilala mo ba ang 2 yan?" Kaya sinipat-sipat ito ng mabuti ni Dadoy. Medyo madilim na kasi. Mag-alasays na ng hapon yon. Nang maaninag na ito ng mabuti ni Dadoy, sabi niya, "Yawa, hindi yan mga tao, Abito. Mga aswang yan. Hindi mo ba naamoy ang kakaibang baho ng mga ito?" Sagot naman ni Abito, "Hindi, Dadoy. Alam mo naman na hindi pa ganun kalakas ang kaalaman ko." Sabat naman ni Noel, "Uy, huwag kayong magbibiro ng ganyan ha. Mga engkanto lang ang gusto kong makita. Pero pag aswang, ay nako, kayo na lang." Tumahimik ka, Noel. Kahit sa layo natin na ganito, doon sa kanila, ay maaaring marinig ka pa rin ng mga aswang na yan. Sabi ni Dadoy. Napansin nila Dadoy na parang
nagmamadaling naglakad na ang dalawa papalayo habang dala-dala nito ang tig-iisang sako ng munggo. Kaya agad na sinundan nila Dadoy at Abito. Noel, kung takot ka, huwag ka nang sumama. Umuwi ka na dun sa kubo kay Tata Guryo. Sabi ni Dadoy kay Noel. Pero nagpumilit si Noel na sasama pa rin siya ng mga ito. Kaya mabilis na silang naglakad habang nakasunod doon sa dalawa. Nang palabas na ang mga ito doon sa dulo ng lupain ni Tata Guryo at papasok doon sa kakahoyan, ay tumakbo na si Dadoy habang nakasunod naman ang dalawa. Sumigaw na si Dadoy, "Huy! Saan niyo dadalhin yan? Ibalik niyo ang mga yan!" Sigaw ni Dadoy. Pero imbis na huminto, ay tumakbo na din ang dalawang tao papasok sa kakahoyan. "Tara, takbo, Abito, Noel, habulin natin ang dalawang yun." At lalong binilisan ng tatlo ang pagtakbo hanggang sa sapitin na nila ang kakahuyan. Pero nawala ang dalawa. Kaya huminto ang tatlo. "Dadoy, nasaan na sila?" Sabi ni Abito. Nakikiramdam na muna si Dadoy. Ramdam niya kasi na malapit lang ang dalawang aswang sa kanila. Nang may maamoy na naman sila na kakaibang baho, umaalingasaw ito na parang amoy imbornal. "Anak na, ang baho naman. Ano yun, Dadoy? Abito?" Sabi ni Noel. Sabi agad ni Dadoy, "Abito, humanda ka na. At Noel, dito ka lang sa likod ko. Nandito lang sa paligid ang mga aswang." Agad na nag-uusal ng mga orasyon si Dadoy. Orasyon na pangpalinaw para makita niya ang mga aswang sa paligid. At nakita nga niya ito. Anim lahat ang mga yun. May mga kasama pa pala ang dalawang hinabol nila. Nakatago ito sa likod ng mga puno. Kung gusto mong maging isang Di Katakutan member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments ninyo. Maraming salamat po!